Lumabas kami ng maaga sa lodge. Papunta kasi kami ngayon sa station 2. Inagahan na namin papuntang beach ngayon. Paglabas namin ng main road, hindi ganun kadami yung tao. Hindi pa masyadong busy ngayon dito kapag kaganitong oras. Nagpa-picture kami dito sa may sign ng Boracay. Kasi wala pa kaming picture na sama-sama dito kasama si Tito Orly. Pagdaan nga namin dito sa may mga souvenir store, wala pang mga bukas. Napaaga talaga kami ngayon. Maglalakad kami papuntang station 1. Pupunta kami dun sa grotto ng Mama Mary. Medyo malayo-layo siya kapag ka tinanaw. Dito kapag ka umaga, high tide. Kapag ka darating naman ng hapon, saka siya nagiging low tide. Habang pasikat na nga yung araw, dumadami na rin yung tao. Medyo masakit na rin sa paa yung paglalakad namin kasi malapit na rin kami dun sa talagang gusto namin puntahan. Nakarating na nga kami dito, tinitingnan namin kung malalim ba yung tubig. Pero madami kasing tumatawid dun kaya ang sabi namin, mababaw naman siya. So yun, bago ka nga tumawid, talagang madadaanan mo yung maraming lumot. Dito talaga inaalon yung napakadaming lumot. Nakatawid na nga kami ni Tita Tess. Pagdating dito sa may grotto, wala naman siyang lumot. Malinis yung tubig. Marami ding tao dito na mga nagpapapictures. Yun din talaga yung purpose namin dito na tumawid para nga makapagpa-picture dito sa may grotto. Then umakyat din si Tita Tess dun sa may grotto ni Mama Mary para hawakan din siya bago kami bumaba. Kalahating oras din kami naglagi doon. After noon, bumalik na kami sa station 2. Naglakad na ulit kami. Nakabalik na kami sa station 2 habang nagpapahinga naman kami. Binentahan kami nung bata nitong necklace na shell. Sabi nung bata eh, pampatibay daw to ng relasyon. Eh, ang sabi ko na lang ay sana all. Hindi ko na nga sana bibilhin, kaya lang, ang sabi kasi ng bata, pambili nga raw niya ng almusal. Kaya kinuha ko na yung 3 piraso. Baka ito na din kasi yung sign na magkakajowa ako. Charot. Umupo na nga lang muna kami dito kasi inaantay din namin yung lalaking kausap namin kahapon. Gusto ko rin kasi i-experience yung kayak boat. Sabi kasi niya sa amin, 8, andito na siya. Kasi mga bandang 10 a.m. naman, pupunta naman kami ng Puka Beach. Maya-maya nga, dumating na rin yung lalaking kausap namin. So, hindi siya yung magpipicture sa amin kasi wala rin yata siyang kayak boat. Kaya yung mga kasamahan niya na lang din yung tinawag niya dito. Sabi kasi nila, mas maganda magkaya kapag kaumaga kasi walang masyadong alon. Pero kahit maaga nga, maalon pa rin. 15 minutes din yung kayak boat na ginawa namin. Then, nag-picture, syempre. 150 pesos naman yung bayad dito. Kahapon, ang usapan namin nila, Tita Tess, dalawa kaming magpapaganito. Pero, nagbago na isip niya nung umaga pa lang, kaya ako na lang talaga yung nagpa-kayak boat. Pagbaba ko naman ng bangka na yun, nahilo talaga ako kasi kung ano-anong position din yung ginawa ko doon, bumaligtad, humiga. Malakas din pati yung alon. Alas 9, pabalik na kami sa lodge namin kasi pupunta naman kami ng Puka Beach. Kasi palit naman kami ng damit din, kakain na rin siguro. Kasi nagkape lang din kami bago kami umalis kanina ng umaga. Tapos kami magbihis, punta kami ng Puka Beach. Naglakad naman kami papuntang main road kasi dito naman kami mag-aantay ng e-bike. Ito na yung maghahatid sa amin papuntang Puka Beach. Hindi din naman nagtagal yung pag-aantay namin kasi maya-maya rin naman yung daan ng e-bike dito. Matagal-tagal din yung biniyahe namin, parang umabot din siya ng 10 minutes. Then lalakad lang din ng mga 3 minutes bago namin marating yung beach. Nung nandito na nga kami sa may bungad ng Puka Beach, ang daming nagpapa-pictures dito sa signage na to. Nag-picture din kami doon syempre. After namin mag-picture, naglakad na kami papunta dito sa may beach. Mm-hmm.
Malaki yung pagkakaiba ng beach dito kaysa dun sa mga station dun sa kabila. Ito kasi yung mga puno malapit na sa dagat, then malalim din yung tubig kaysa dun sa kabila. Gusto sana namin kumuha ng pictures dun sa may sand castle. Yun nga lang, isa na lang daw kasi yung may ganun dito kasi pinagbawal na ng organizer. Dahil napupuno na raw kasi yung daan gawa ng wala nang madaanan yung mga tao. Hindi na rin kami pumunta kasi ang haba ng pila, kaya nandito na lang kami sa may bungad. Dito na lang din kami ng pictures ni Tita Tess. May mga nag-alok din sa amin dito ng mga souvenir item. Bumili rin kami ni Tita Tess ng tag-isa. Kalahating oras lang din kami nag-standby dito, then pabalik na kami dun sa station 2. Tumaan muna kami dito sa mga bilihan ulit ng mga souvenir item kasi may bibilihin din ulit kami. Bagsa na yung bibilihin ko, kaya lang nakakita ako ng t-shirt, kaya yung t-shirt na lang yung pinili ko. Mas bet ko kasi to kasi nga may kulay yellow. Charot. Bumili din ako nitong sling bag. Ang cute lang din kasi. Katapos nga namin bumili ng mga souvenir item doon, naglakad na ulit kami papunta dun sa harapan para naman sumakay ulit ng e-bike. Nakarating na nga kami dito sa lodge namin. Ako na lang yung naligo kasi naligo na rin sila lahat bago kami pumunta ng Puka Beach. Nagmerienda muna sila habang inaantay nila ako. So yun, ready na nga kami umuwi papuntang Kamaligan. Ready na kami, nag-enjoy kami dito kahit isang araw lang. Bago nga kami umuwi, kinuha muna nila yung contact number dito sa Villa Tomasa. Para in case na gusto naming bumalik, dito na lang din ulit kami mag-check-in. 20 minutes na biyahe, nakarating na rin kami dito sa port. Kung ano yung mga ginawa namin ng entrance, ganun din yung ginawa namin pag-exit dito. Bayad kami ng 150 for terminal fee at saka 50 pesos para sa ferryboat. Pero kapag ka-aklanon ka, wala ka ng terminal fee. 50 pesos sa ferryboat na lang yung babayaran. Nagba na lang din ulit kami papuntang Kalibo, then dito nakatulog lang din ako. Ang haba rin ng tulog ko rito. Pinapik na lang din ako ni Tita Tess kasi magmerienda daw kami ng saging. So yun guys, hanggang dito lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo lagi. God bless and babush!